Mga pamilyar na mukha at pangalan ang nanguna sa ikapitong araw ng paghahain ng mga party list group para sa 2025 midterm elections. Pero sa higit isang daang party list, ilang nga lang ang makakapwesto sa kamera. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Naglakad sa red carpet ng Tent City sa Manila Hotel ang superstar na si Nora Honor. Pero hindi yan para sa premiere ng anumang pelikula. Siya ang naghain ng Certificate of Nomination and Acceptance o CONA para sa bagong party list na People's Champ ayon sa aktres na siya ring second nominee ng grupo. Sakaling manalo, bibigyan nila ng boses sa kamera ang mga nasa entertainment industry. Para sa mga sa industriya po ng pelikulang Pilipino, yung mga kasamahan ko na mga artista, yun po talaga yung pangarap ko noong araw pa, yung makatulong sa ating mga kababayan. Dahil galing ako sa hirap. Sa party list na rin sasabak ang matunog noong tatakbo sa Senado na si Attorney Shel Jocno. Kanina, nag-file na siya ng CONA para maging lead nominee ng opposition party list na Akbayan. Pareho lang naman ang paglilingkod kung ikaw ay nasa House of Representatives o sa Senado. Tatayo namang first nominee ng partido sa bagong Pilipino si dating COMELEC Commissioner Goyo Larrazabal. Tututukan daw nila ang rural development at pagreporma sa election laws. Sasabak na rin sa politika si dating Health Undersecretary Eric Tayag na tatayong second nominee ng Heal PH Party List. Ang misis naman ni dating Senador Manny Pacquiao na si Jinky Pacquiao tatakbo sa ilalim ng MPBL o Maharlikang Pilipino sa Bagong Lipunan Party List na gustong suportahan ng mga atleta. Hindi siya personal na nag-file ng CONA kanina dahil isinabay na lang ng lead nominee na si Ron Monsayak. Habang isa pa sa magkakapatid na Tulfo na si dating Tourism Secretary Juan Dateo, susubukan ding makapasok sa kamera bilang nominee ng Turismo Party List. Si dating Presidential Anti-Corruption Commission Chairman Greco Belica naman, magiging kinatawan ng Bisaya Gyud Party List. Muli ring susubok ang mga dati nang nagkapwesto sa kamera bilang party list, gaya ng Filreca at APEC Party List na kumakatawan sa electricity sector. Nariyan din ang mga re-electionist gaya ni Bagong Henerasyon Party List Congresswoman Bernadette Herrera at OFW Party List. Nauna na ring naghain ang ilang baguhan sa party list race, gaya ng Vendors Party List kung saan fourth nominee ang sikat na vlogger at Paris vendor na si Diwata. Nag-file na rin itong weekend ang party list wing ng Liberal Party na mamamayang Liberal, kung saan nominee si dating Senador Laila De Lima. Susubukan ding makakuha ng pwesto sa kamera ng Angkas Sangga Party List na lead nominee ang mismong CEO ng kilalang ride-hailing app na Angkas. Ngayong araw, higit isang dosenang party list ang nag-file ng CONA. Ilan lang sila sa halos 100 party list na nag-file ng CONA mula noong October 1 at mag-aagawan sa 20% o 63 pwesto sa kamera na nakalaan sa mga party list group. Nagbabalita mula sa frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.